Magandang gabi, Oriental Mindoro, ay 18 sa buwan ng Agosto taong 2016. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, Barangay Alag ng Bako may bagong multipurpose building. Congressman Doy Liachon na hirang bilang Vice Chairman ng Committee on Appropriations ng 17th Congress. At unang distrito ng Oriental Mindoro na italang may pinakamababang bilang ng mga mahirap na pamilya sa Mimaropa. At sa detalye ng ating mga balita, sa naganap na forum na pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development, isa sa mga nakilahok sa nasabing pagpupulong ang samahan ng Akapin Foundation na binubuo ng mga magulang na may anak na PWD o persons with disability. Layo ng samahan na ito na magkaroon ng pagkakaisa ang mga magulang patungkol sa mga karapatan ng kanilang mga anak. Ayon kay Antoinette Arguelles, kasalukuyang presidente ng samahan, hangad nila na mapagsama-sama ang lahat ng mga magulang upang makapagbigay tulong at suporta sa mga ito, lalo na ang mga nangangailangan. Aniya sa naganap na pagpupulong kasama ang DSWD, hangad nila na matutukan ng gobyerno ang mga katulad nilang may mga kapansanan ang anak. Kaya kami umaten para malaman pa rin namin yung iba pang mga karapatan na nararapat para sa aming mga anak na may kapansanan at para ma-share din po namin sa iba pong mga magulang na katulad namin na may anak din po na may kapansanan. Ang nasabing samahan ay mayroon ng 887 miyembro mula sa 6 na bayan na nasasakupan nito tulad ng Calapan City, San Judoro, Bongabong, Bansut, Victoria at Gloria. Gayunpaman, hangad pa rin nila na mapalawak pa ang samahan at magkaroon ng sapat na pondo na maitulong sa kanilang mga miyembro. Nais ko din po samantalahin yung pagkakataon na ito para po ma-invite din po ang lahat ng mga parent na may anak na may kapansanan na sumama po sa sumali sa aming organisasyon na para po matulungan din po ang kanilang mga anak na magkaroon po ng kakayahan at makihalubilo po sa mga bata na katulad nila. Ngayon pong September 15, magkakaroon po kami ng General Assembly na gaganapin po sa San Judoro. Sana po yung may mga anak na may kapansanan dito po sa Oriental Mindoro ay mag-member po sa amin para po maibigay din po namin yung ibang serbisyo po na amin pong nakuha sa Northfield. Matulungan po sila na ang kanila pong anak ay mailabas din po nila at maihalibilo at mapapunta man po sa, kung hindi man po sa SPED o sa regular school po. Ayon naman kay Venus Natividad, Social Welfare ng Akapin, ang pagdalo sa pagpupulong ay magandang pagkakataon upang maihatid nila ang kanilang mga issue at agam-agam patungkol sa mga PWDs. Okay, so yung policy forum ngayon ay magandang pagkakataon para mapag-usapan ano-ano ba talaga yung mga issues, concerns ng PWD. Kasi kung titingnan natin yung sector ng PWD, hindi nung una-una, hindi siya gaanong napapansin. So ngayon yung right time para pag-usapan ang kanilang mga concerns para maipaabot din sa pamahalaan. Ano ba talaga ang pangangailangan ng mga taong may kapansanan? Ano? At the same time, ito isa ring magandang pagkakataon para magsama-sama yung mga iba't ibang sektor, lalo na yung mga magulang ng mga batang may kapansanan at mismong mga taong may kapansanan upang maihayag nila ano ba yung kanilang mga plano para sa mga susunod na taon. Samantala, sa 15 ng Setyembre, inaanyayahan ng Akapin ng mga magulang na sumapi at makipag-ugnayan sa kanila sa darating na orientation sa San Judoro bilang General Assembly ng Samahan. At magbabalik po ang TVNet Newsline.
tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Iniwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naay sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCT. Kaugnay pa rin ang listahanan 2 ang resulta ng second round household assessment ng Department of Social Welfare and Development. Ikinumpara rin ng DSWD Mimaropa ang 8 congressional districts sa rehiyon. Ang mga distritong ito ang segunda distrito ng Palawan, ang naitalang may pinakamaraming bilang ng mga mahihirap na pamilya na nasa 38,825 mula sa 79,481 na pamilyang sumailalim sa assessment. Kasunod ang Lone District ng Occidental Mindoro na nasa 37,983 naman ang natukoy na mahirap mula sa 90,905 na mga pamilya. May pinakamababang bilang naman ng mahirap na pamilya ang Solong Distrito ng Marinduque na nasa 13,177 mula sa 50,120 na pamilyang na-assess, at ang unang distrito ng Oriental Mindoro na nasa 22,809 ang natukoy na mahirap mula sa 87,754 na mga pamilya. Sa segunda distrito naman, Oriental Mindoro, may higit sa 36% ng 83,199 na pamilyang sumailalim sa assessment, o 30,154 ang nasa level ng kahirapan. Samantala, kalahati ng mga mahirap na pamilya sa Mimaropa ang nasa 10,580 pesos hanggang 13,317 pesos ang kinikita, nasa 5,248.70 naman hanggang sa 20,357 ang estimate income ng mga mahirap na pamilya, partikular sa mga malalaking barangay ng Patag, Culion sa Palawan. Gayun din sa barangay Banus, Gloria sa probinsya naman ng Oriental Mindoro. Sa larangan naman, ang paggawa mula sa 623,447 na mahirap, edad 15 pataas, 325,211 ang walang pangunahing hanap buhay, abang 298,235 naman ang mayroong hanap buhay tulad ng pagsasaka, forestry workers at pangingisda. 115,803 ang mga laborers at unskilled workers, habang 1,250 ang nagtatrabaho bilang mga profesional. 305 pamilya naman ang naitalang may mga kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa, at karamihan umano sa kanila ay nasa bayan ng Nauhan at Pola sa Oriental Mindoro. Sa huli, ayon sa DSWD, nakakaapekto ang rurality, uri ng hanap buhay at negosyo sa resulta ng kanilang mga o sa resulta ng bilang ng mga mahihirap na pamilya sa bawat distrito. Ang mga natukoy na mahirap na pamilya, inaabangan ngayon ang programang babalangkasin ng bagong administrasyon upang matulungan sila. Antawayan ang iba pang mga balita makalipas lamang ilang paalala. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. Connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. Up to 1 MB, 999 pesos per month. Up to 2 MB, 1,299 per month.
fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant log on. Unlimited data usage. Plus, you can enjoy over 80 power-packed cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, pinasinayaan kanina ay 18 sa buwan ng Agosto ang multipurpose building ng Barangay Alag sa Bayan ng Bako. Ang two-story building na ito ay pinondohan ng 2 milyong piso sa pangungunan ni First District Congressman Toy Liachon. Ayon kay Alag Kagawad Macario Blanco, malaking tulong ang nasabing building dahil bukod sa magsisilbi itong barangay hall, ay gagamitin rin nila itong evacuation center kung kinakailangan. Isang barangay Alag sa pangunahing lugar na unang binabaha kahit sa malakas o tuloy-tuloy na pag-uulan lamang. Disaster resilient type ang naturang gusali na maaaring maging kanlungan sa panahon ng kalamidad. Sa barangay Alag po, hindi niya sa amin. Kaya na po pagkayo yung nagpagyo po. Hindi po namin gawin evacuation. Talaga wala na kaya baha. Sa mga question ko, maraming salamat din po at pagtulong-tulong natin ang barangay yun naman si ayos. Ayon kay Congressman Liachon, isa lamang ang multipurpose hall na ito sa mga proyektong pang-infrastruktura na nakalinyang pasinayaan sa taong ito. Marami pa niya dapat ayusin sa bayan ng Bako, kabilang na mga land connection projects na kinakailangan ng naturang bayan upang magtuloy-tuloy na ang pagsulong ng ekonomiya ng Bako. Dagdag pa ng Solon, sa mga susunod na araw ay nakatakda na rin ibaba ang karagdagang 5 milyong pisong pondo para naman sa pagpapatuloy ng pagpapatayo ng Bako Community College. Ito, pangalawa is always my thank you. At pangatlo ho, hindi ko na maisa-isa pa yung mga tulong. Ang akin ng assurance, as long as we are here, ay tulungan po natin yung Bako. Nakita ko si Nailin, siguro one of my pet projects. I am pretty sure, hopefully before the end of the year, matapos natin yung ating Bako Community College. No? Another 5 million yun na yun. Kabilang sa mga dumalo sa naturang inaugurasyon ang may bahay ng punong bayan na si Ginang Menen Marco, sina SB Councilors Nailin Bautista at Arnel Abarquez, si Senior Board Member Attorney Jojo Perez, Mukale Dalilano, MLGO o Sylvia Arago, mga barangay officials ng Alag sa pangungunan ni Acting Barangay Captain Macario Blanco, mga mag-aaral at guro ng Alag Elementary School. Samantala, nahirang bilang Vice Chairman ng Committee on Appropriations si Congressman Doy Liachon ng unang distrito. Isa ito sa tinaguri ang makapangyarihang komitiba sa Kongreso na siyang nagtatalaga sa kabuuang pananalapi ng bansa. Ayon kay Congressman Liachon, malaking karangalan para sa kanya ang maging kasapi at Vice Chairman pa na nasabing komite. Malaki rin aniya ang maitutulong nito sa ating lalawigan dahil mapapadali aniya ang pagpupondo para sa mga proyektong nakalaan para sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Isang karangalan para sa inyo, Bingol, at para sa atin na tayo po ay na talaga na Vice Chairman po ng Committee on Appropriations. They say this is the most powerful committee in Congress dahil yun ho ang nagbabudget ng almost more than trillion. Pesos po. Mag-start na po kami ng hearing starting on Monday. Tumawag na ho yung aking chairman, si Congressman Carlo Nograles. At magsisimula na ho kami ng committee hearings. No? Pagpasensya nyo na ako kasi ang sabi ko, 4 to 5 days daw a week ang aming hearing, ang mabigat. So meron lang ako Sabado at Linggo rito para sa probinsya. Siguro isang fulfillment ng isang Mindoreño na makibahagi sa pagbabalangkas ng pondo ng buong Pilipinas. Especially now that we have a new administration. Pangalawa, samantalahin ko na rin yung pagkakataon na siyempre, naandong ka na rin lang. Ano yung pwede pa natin na may tulong sa
sa Mindoro para mapondohan po. Samantala, ayon pa rin sa Solo, nakalatag ng iba't ibang proyekto sa taong ito at sa susunod na 2017. Kabilang na dito ang mga access road tulad ng Puerto Galera to Abra de Ilog at Maidlang Abaton to Nauhan Poblasyon. Sa taong ring ito, inaasahan niya na matatapos na rin ang Hall of Justice Building sa lungsod ng Calapan, kung saan ay naaprubahan na rin niya ang sinulong niyang batas na creation of courts. Dalawa, tapusin din natin yung Justice Building, no? Hall of Justice Building sa City Hall. Para, by the way, naaprove po yung batas ko na creation ng mga courts. Meron tayo nadagdag na courts sa Calapan. So i-house na, as I understand, bukas na ito for application ng mga judges. Pwede na sila mag-apply at sabay-sabay nila silang mailipad dun sa bagong Hall of Justice once matapos yun. So ilan lang ito, napakarami home projects. I already reviewed yung submitted sa amin sa Congress for the district. Just for districts, more than 1 billion na pondo po ng inyong lingkod para po sa unang distrito. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Matapos sumailan ang 62 kapitan ng barangay sa Gender and Development Program Orientation, nakatakda ang mga itong bumalangkas ng kani-kanilang programa at proyekto sa tulong ng isasagawang God Plan and Budgeting sa mga susunod na linggo. Ayon kay Dr. Teresita Bulor, City Health Program Manager, ang nasabing gawain ay mandato ng batas, partikular na ng Magna Carta for Women. Paliwanag pa ni Dr. Bulor, taong 2007 pa pinagtibay ang batas na nag-aatas na ibilang sa priority projects ng barangay ang gender mainstreaming. Subalit hanggang sa taong 2011, hanggang sa kasulukuyan, ay halos iilan lamang ang mga barangay na sumusunod dito. Sa gaganaping God Plan and Budgeting Workshop, uupo kasama ng mga kapitan ang ilang kinatawaan mula sa City Treasurer at City Budget Office, God Technical Working Group at si God Chairperson Nanette Jeronimo. Samantala, bukod sa God Program, matatandaan na ibinaba rin sa mga kapitan ng barangay ang programang Kalapenyong Katropa. Ayon kay Nanette Jeronimo, ang ating God Focal Person, layunin na nasabing programa na hubugin ang mga kalalakihan na maging responsableng individual, magulang at katuwang sa responsableng paglago ng pamilya at ng kanilang komunidad. Sa ating pong public service, ipinababati ng Department of Science and Technology ng application forms para sa 2016 Philippine Science High School National Competitive Examination ay available na sa mga sumusunod na tanggapan. DOST Oriental Mindoro Provincial Science and Technology Center, 2nd Floor HM Center Building, JP Rizal Street, Camille Mill, Calapan City, telephone number 0432888791. DepEd Division of Oriental Mindoro, Santa Isabel, Calapan City, telephone number 0432882270. DepEd Division of Calapan City, Calero, Calapan City, telephone number 0432881542. Apostolic Vicariate of Calapan Parochial Schools, Reverend Father Vicente Uy. At maaari niyo pong i-download ang application form sa www.sei.dost.gov.ph. Ang deadline po sa pagsusumitin ng application ay sa September 2, 2016, araw po yan ng Biyernes, sa DOST, Oriental Mindoro Provincial Science and Technology Center. Ang petsa
ng eksaminasyon ay sa October 22, 2016. Para sa karagdagang impormasyon, maaari po kayong tumawag o mag-text sa numero binang 0918-313-9427, 0927-522-5707 at 0998-577-3694. Samantala, pinababatid po ng pamunuan ng Tamaraw Vision Network na ang Maybank Calapan branch sa Chepe Rizal Street ay tumatanggap na po ng bills payment para po sa TVNet. Dalhin lamang po ang inyong current statement of account. Para sa katanungan, maaari kayong tumawag sa 0432-88-4240, 288-4260 at 288-1633. At maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, i-type lamang ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balita ng kalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong mga comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero binang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo. At ito sa mga Mindoreño, ako po muli si Jake Viren, nag-iiwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.